Yes. Hello po, magandang umaga po sa lahat, no? At dito na naman tayo sa ating programa, sa programa ni Toto Kausing alias Toto Bunyog. Magiging kasat katandim ko muna ngayon ang bisita ko na si Jess Cortez. Tinatawagan ko siya. So, okay. So, antala, no? Ang ating palatuntunan na katotohanan. Sandali lang. So ang pag-usapan natin po sa ngayon ay medyo magandang topic, medyo mainit at natataon. Ang unang topic na pag-usapan po natin ay yung medyo may kababalaghan na ako nakita na nangyari sa nilabas na warrant of arrest laban kay Kibuloy. So ngayon, ang ating pag-usapan dito na warrant of arrest ay una, natandaan natin na si Kibuloy ay pinalabasan ng warrant of arrest nung una ng korte. Pagkatapos, yung korte naman ay nagpalabas na naman uli kanina lang ng bago na namang order sa na lumalabas na binawi palang unang order na warrant of arrest. So bakit kaya binawi? Basahin natin ngayon ang dahilan kung bakit binawi at kung maniniwala ba tayo. So yan naman po ang ating pag-usapan sa ngayon. Ito. Okay, mga ladies and gentlemen, I need Adela Palangka. Hello po, attorney. So, ngayon, tinatawagan ko yung guest ko, si Jess Cas Cortez. Kailangan makapasok siya. So, good day, Alolalia, no? Good afternoon, kasi alas 12:35 na. So, habang inaantay kong aking bisita sa ngayon, ay mag-umpisa na tayo. Si Bert de Malanta, magandang araw, Kabunyog. Engineer Toto Kausing. So, lahat ng Kabunyog, nako, ay magandang umaga sa inyo lahat. Ah, magandang hapon. Si Aris Makabulos, mayap agad panapon sa iyo, Aris Makabulos, sa kay Crispy, ay si, ano, si sino pa mga taga Mabalacat na mga kaibigan ko, mga client ko, taga Angeles City, mga pamilya Agapito din sa Barangay Anunas, yung sa Mabalacat na sa Barangay Tabon, at mga pangalan nila, yung iba sila, si Gary at si Annabel Dima Felix, na siyang andyan siguro kayo ngayon sa Barangay Tabon. So si ano din, si Pastora, no, at si Pastor Noli. Ay magandang umaga sa magandang hapon, maya pagat panapon sa mga kakabalin ko diyan. So si Adela Palangka, sino pa, si Antonio Arubang, hindi ako naniniwalang tutuluyan nila si Kibuloy, how much more si Duterte pa kaya. So Tomandin Smith, good din, good noon. Si Attorney Antonio Thalia, good day everyone. Arvin Silot, Lito Salvi, magandang magandang hello, engineer. Mag-ubiya, okay ah. Dati Tata Dom sa Papa Dom Silia Doming Ligario. Magandang hapon dyan sa ano. Sa magandang tanghali dyan sa Tanawan. Si Aris Makabulos, no?
Sino pa ang humabol? Si Lee Straw Hat. Okay. Si Arvin Kyle Silot. Tingnan ko yung iniimbita ko, hindi ata marunong. Bibigyan ko lang instruction kung paano. At least paparami tayo. Oh, i-click mo na. Na-click mo na? Oo, na-click ko na. Kanya lang, nakakalimutan ko yung mga password ko. Kaya pa rin yung password talaga. Hindi, kung i-click mo lang. I-click mo lang, hindi yung mga password ko sa Facebook at sa YouTube. Teka mo na, paano bang gagawin ko? Is, kasi sa messenger ko nga, magkukunik ngayon sa StreamYard ko. So, so anyway, ang maganda na lang siguro is this. Maganda sana makita nila mukha mo. Sige, subukan mo. Ano, antayin kita habang nag-una muna ako. Ha? Sige, papatulong ka dyan para mapasok ka. Pag i-click mo kasi yan, actually hindi na kailangan ng password ng ano eh. Click mo lang yan. Ilagay mo lang pangalan mo, Jess Cortez. Tapos enter, itatanggapin kita rito. Okay. Ako tatanggap sa iyo. Ha? Okay? Okay. So, ito, Kaislaw, magandang hapon, Alolalia, Antonio Thalia, Mel Yutok Jr., Kumusta Engineer, Toto, Carly Murillo, Dico Ili, PNP Bayaran, Rosana Narumi, good afternoon, Kabunyog, Toto Kalsing, natuloy ako after watching you with Arlene Bricks, Rocks, now I'm awake with you again, thank you very much, thank you, Lila Villaflor, huwag po tayong maniwala sa polsisya na yan. Madaming silent majority na tahimik lang. Ay, hindi, mas naniwala ako ng konti sa posisyon sa totoong kwento lang. Pero at least, ito naman ang magiging basihan, no? So, Sanis Black, tapos, sino pa, Rodolfo Waay, I will support your candidacy for senator. Kita mo, wala nga ako dyan sa posisyon. Kasi hindi naman ako nagpapasurvey, hindi naman ako kasama survey. So, ganoon na po yun. Pero maganda na rin na gagamitin na salamin, okay? And there is no other. Wala pong ibang may mga kredibilidad. Yung Tanjiri, hindi ko tinitingnan na may kredibilidad. Kasi sa tingnan mo sa Tanjiri, sumuporta daw ang 53% na Pilipino sa gagawin na amendment na tsa-tsa. Pero nang pinalabas ang policy siya, ay 88% ay kontra. So sino ba paniwalaan mo sa dalawa? Mas naniwala ako sa policy siya kasi sa kredibilidad. Okay? Si Myra Dalangin, good afternoon. Sa Toto Edin Au, God bless always and good afternoon, Attorney Engineer or Senator. Si Rosemary, hi Toto for Senator. Kali, shout out po Engineer Toto. Ben Spinida, magandang hapon, Senator Toto. Kasi kahit late, at least hindi pa kayo late. Kaumpisa ko pa lang, hindi pa ako nang umpisa ng topic. Dondon Latigo, watching from Sultan Kudarat. Bao ka na, may gising ang mga pamatian si Dondon Latigo. Ipakihambalan man inyo na ang mga parinte, ang mga katupad, nga magtanaw ka na akon. Tanaw sa akon nga, kuhan, nga live. Para makakuha sila na sang impormasyon nga tuod-tuod kag para makadesisyon sila sang maayo pa sa umaalabot nga kwan election sa 2025. Antonio Talia supported Bunyog last election, support it again, and I'm pretty sure na sa dami nang nakumbinsi ko ay mananalo na this time ang Bunyog na party list, at ako po tatakbo ako as senator sa ilalim ng Bunyog party list, no, sa Bunyog Party, kasi ang Bunyog Party national party din 'yan. So ngayon, pag magdebate na sa Senate debate sa candidates, you will see me, I will be wearing a shirt with the Bunyog mark para makita ng mga buong tao na ito lamang po ang totoong partido na partido ng tao. So Beno Balberong Karta, future senator, Attorney Engineer ng Katotohanan, Facebook user, watching from Tarlac o Mayap Agat Panapon sa Tarlac. Tapos Anibi 007, mabuhay po kayo, Engineer Toto, my next senator. Thank you. Maria Sheila, kauli ko lang from work na timing sa live. Okay, very good. So tapos, sino pa? Si Edin Au, Maria Dalangin, Rogelio Abalos, Rosemary Calib, sige, Julius Love, Anib Shupi, Sunny's Blog. Tapos, okay, Kaislaw. Okay, ito na tayo. Habang inantay ko yung guest ko, magsimula na tayo. Well, ladies and gentlemen, bago ko mag-upisa, ako muna pakilala ulit ako. Ako po si Toto Kausing.
At ako po si alias Toto Bunyog. At ang grupo ko itong Bunyog na ang sa aming kasama dito si Attorney Insurrecto at Attorney Ricky Tumuturgo. So, Tumuturgo. Attorney Tumuturgo. Attorney na dalawang motor na tumatakbo. Okay, para di nyo makalimutan. Tapos, our dreams and aspiration is to bring up uplift to the lives of the Filipinos na nandun ang galing sa laylayan. Hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera, kundi sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang isipan para mangyari at maibibitbit natin sa tungo sa kalayaan ng pag-iisip na marunong na sila ngayon bumuto na kahit bibigyan pa sila ng pera, kahit tatakutin pa sila, kailangan mabuto na nila ang tama. Yan po ang objective ng immediate objective ng Bunyog. Next objective ng Bunyog is through legislation na kami ay siyempre number one yung susuportahan ang kailangan ibibigay na natin, balik na natin sa tao ang kapangyarihan sa pagdesisyon sa mga korte. Kasi kung mga judge pa rin, hindi natin maialis ang katotohanan. Nandyan pa rin po yung impluensya ng pananakot ng mga politiko at ibang mga kagaya ng Kikibuloy. Kita mo na sa same judge nga kay Kibuloy dito, medyo na kita ko yung takot ng judge. Tapos ang mga pera-pera pa na usapin, sa level din ng fiscal, ganun din po. Sa level sa ombudsman, ganun din, may tinatagong parking fee. Mismo nga si Samuel Martires ay umamin na hindi niya kayang pigilin ang corruption sa loob mismo ng ombudsman. Umamin na nga siya. Tapos kailangan din natin ang tao na rin mag-desisyon sa usapin patungkol sa tinatawag na sa civil service. Sa civil service po kasi, ang meron dyan ay yung mga usapin, halimbawa, may na-promote. Sino ba dapat i-promote? Bakit ang na-promote ay yung bata-bata system? So, pwedeng magsampa ng kaso ang apektado at kailangan tao na mag-desisyon para magiging patas ang laban. Okay? So, ganun po ang ating mga objectives sa ngayon. So, habang inantay natin ang aking guest, ganun ang gagawin natin. So, darating mo siya o hindi, well, we have to proceed. The show must go on, sabi nga ni Kaper si Lapid. So, the show must go on. And here is now the show. So ito, titingnan natin. Ha, sandali lang. Pinapanda ko lang monitor ko. Okay, medyo maganda na rin monitor. Ibig sabihin, magandang boses ko. Okay, magandang boses ko. Okay, so ngayon, ladies and gentlemen, una, good news. No? Good news. Anong good news? Ang good news po ay nagpalabas na ng warrant of arrest ang criminal trial court ng Davao City Branch 12. Na ang judge dyan na pumirma sa warrant of arrest laban kay Carion Kibuloy ay si presiding judge Daniel Baguio. So ngayon, ang ating napag-usapan, una, ipaalam ko sa inyo na may nangyaring ganito. Pangalawa, nais kong i-discuss sa inyo at gusto ko alam nyo rin na pagkatapos na magpalabas ng judge na ito ng warrant of arrest, binawi niya at nagpalabas ulit ng panibagong warrant of arrest. So, ibig sabihin, ano ba ang meron dito? So, sunod na topic na pag-usapan natin ay yung pagbagsak ni BBM at saka ni Sara sa survey. Pagbagsak nilang dalawa, ibig sabihin, ano bang indikasyon yan? At alamin natin ano ang dahilan. So ngayon, malalaman yung dahilan para na maging kayo magiging maalam, mapag-alam sa lahat ng isyu. At iyan ay yung pag meron kang alam, iba na yun. At magiging basihan ninyo kung kayo bumuto na sa 2025 election sa May. At siyempre, kung ako ang sundin ninyo, I would rather choose for you to say na ang lahat ng mga bago na kandidato ay siyang ibuboto ninyo. So, okay. So, ganun ang ating kanyan. So, next is ipalabas ko muna kung ano yung warrant of arrest. Ha? Ito po yung warrant of arrest laban kay Kibuloy. O ito yung una na warrant of arrest na pinalabas ng ni Judge Baguio. Ayan.
So tingnan mo, yan ang warrant of arrest. So may petsa ito na March 14. Okay? So March 14, nagpalabas na pala ng warrant of arrest, ng utos na magpalabas ng warrant of arrest si Judge Dante A. Bagyo. At ang kaso ay dalawang kaso. Ang unang kaso ay acts of child abuse under Section 10, Paragraph A of Republic Act 7610. Ang kanyang kasama sa kaya pinapa-aristo rito ay si Apollo, kasama ni Apollo Kibuloy ay si Jacqueline Roy, si Crescente Canada, si Pauline Canada, at si Ingrid Canada, at saka Silver Simanyes. Sa pangalawang kaso na child abuse din, ang nag-iisa lang ang akusa, ang umaakusa dito ay si Apollo Kibuloy. Ito po yun sa kanyang pagre-rape kay alias Amanda, na ang buong pangalan nito pala ay si Blenda Sanchez Portugal. So tingnan niyo, March 14 ang petsa. Kahit na March 14 pa ang petsa ng pagpalabas ng warrant of arrest, alam natin na hanggang ngayon ay hindi pa inaristo ng pulis si Kibuloy. So, ano ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig ba sabihin nito ay pabaya ang ano, ang ating kapulisan? Pwedeng sabihin na pabaya. Pero pwedeng sabihin na hindi pabaya. Kasi ano po ang proseso sa korte? Nais ko lang malaman ninyo na ang proseso sa korte, pag nagpalabas ng utos na magpalabas ng warrant of arrest, ay hindi muna ibibigay sa mga pulis o sa NBI o sa kung sino. Kundi magpaproseso muna yan, at mga pag napalabas ng order ay ang ibig sabihin niya ay ano, tawag dito. Ang ibig sabihin niyan ay mag-aantay muna mga tatlong araw bago ipalabas. So ngayon, pagkatapos ito, nalaman na lang natin kaninang umaga nung nagpalabas naman ng bagong kopya ng order ng warrant of arrest na pinalabas ng opisina ni Senator Risa Ontiveros, ay iba na naman ang lumabas. Lumabas pala dito na mayroon pala dati na may bago na namang order na nilabas na nagsasabi April 1 lang. Kumbaga parang April Fool's Day, panlukuhan na nangyari. So, ipaangat ko rin sa screen na kung saan binawi daw ng korte. Kaya pala, yan ang dahilan kung bakit wala pang warrant of arrest na aktual na binigay ang korte sa pulis. Kasi nagsampa raw ng motion for reconsideration sa Department of Justice itong si Kibuloy, at may motion ang kanyang mga abogado na nakakabit doon na naghingi na kailangan sana i-defer mo na yung warrant of arrest kasi mayroon pa silang tinatawag na motion for reconsideration. Ngayon itong pangalawang warrant of arrest na pinalabas ng judge, nagsasabi siya, nangatwiran si Judge Dante Bagyo na sapagkat ay binidro ko ang warrant of arrest para mabigyan kayo ng pagkakataon na mailabas yung decision sa tinatawag na warrant na inyong ano, ang inyong motion for reconsideration. So iyan po yung tinatawag na pangalawang order. Yung pangalawang order diyan babasahin ko, pero gusto ko lang bago ko basahin, gusto niyo malaman na ang katwiran ng judge diyan ay binawi niya na muna yung unang warrant of arrest, kaya pala hindi pang aresto na lumabas. Wala pang mandamiento di aresto na lumabas. Pero ito, nung isang araw o Lunes, ay pinalabasan niya na ng bagong order na warrant of arrest. So ngayon, ano ba ang kan dito? Iyan lang ba talaga ang rason ng judge kung bakit ganon? So ngayon, basahin natin ang sinabi ng judge. Oh, sa first page, the court recalls, it issued an order dated March 14, 2024. Wherein upon judicious examination and perusal of the information, it found probable cause to issue a warrant of arrest. Relative thereto, warrants of arrest were issued on even date. O, sabi niya, naalaala ng korte na nagpalabas ito ng utos noong March 14, 2024
na kung saan ay sinuri na ng korte ang mga papel kasamang impormasyon ng akusasyon at nakakitaan niya na may probability na magiging guilty si Kubuloy kaya nagpalabas ito ng warrant of arrest. At may kinalaman dito ay inisyo nga ang warrant of arrest sa ganong petsa sa March 14. Next, English to, tinatranslate ko sa Tagalog. However, sabi ng court judge, however, accused through counsel's timely filed, in fact, already attached on the record when these cases were ruffled and transmitted to this court, a motion to defer, suspend proceedings, and hold in abeyance issuance of warrant of arrest. Acting on the said motion, the court issued an order. Okay. So sinabi ng korte na sa pangalawang tingin nito sa records ay nakita niya na mayroong naka-attach na motion sa ang mga abogado ni Kibuloy na humihingi sa korte na ipagpaliban muna ang pagpaproseso sa warrant sa kanyang kaso. At sila ay nagsampa pa ng motion for reconsideration sa Department of Justice sa mga sa Department of Justice sa opisina ni Boying Remulla. At siyempre, inantay nila na baka mabago pang desisyon. Tapos sabi ng judge naman, the court issued an order. Nag-issue siya ng palabas siya ng utos ang korte. At sinabi nito na inaprubahan niya yung motion to defer. Pero hanggang sa panahon lamang na mabigyan siya ng pagkakataon na yung kanyang motion for reconsideration sa Department of Justice ay aaksyonan. Tapos, further as stated in that order, sinabi rin daw ng court sa order na yan na yung proseso ng kaso were for the meantime suspended. So, nisuspende muna. So, within a reasonable time. Ang problema, ano ba yung gaano ba kahaba ang reasonable time? So, and pending resolution sa motion for reconsideration, kung wala pa ang resolution sa motion for reconsideration ni Kibuloy sa Department of Justice, ay hindi muna epekto ang warrant of arrest. Kaya, hindi inilabas ng korte sa mga pulis ang warrant of arrest laban kay Kibuloy. Ito po ay Branch 12, Family Court ng Regional Trial Court ng Davao City. So, ngayon, now, sabi naman ng judge, ni Judge Bagyo, now that more than reasonable time has lapsed. Ngayon, kay more than reasonable time ay lumapas na ang oras, ang panahon. Ilang araw na? So, March 14 at saka April 1. So, that is 17 days. 17 days na lumapas. So, lampas na, sabi ng korte. So, at walang natanggap ang korte na decision ng Department of Justice tungkol sa motion for reconsideration ni Kibuloy. At dahil dito ay gusto ng korte na patas ito. At para mabigyan ng pagkakataon ang mga nag-aakusa at ang mga inaakusa na makapagpresenta ng kanilang tinatawag na proseso ay kinakailangan niya na ngayon na mabigyan ng otos itong sinasabi na warrant o nakuan ang utos na to. Kaya dahil lampas na at wala na ring decision ng Department of Justice, walang decision si Boying Remulla, kaya inag-decision na ngayon itong April 1 ang korte na magpalabas ng warrant of arrest. So yan pong hindi ka ba nakapasok, Jess? Nako, problema to. Kailangan makapasok ka talaga. There is no other way para ikaw makapunta dito. Hindi pwede ang kwan, hindi pwede ang ating... Ikatika mo na. USM ang ginamit mo. Sandali lang ha. Dali lang. Bubuksan ko muna yung maaring pwede kitang ipasok sa ibang pamamaraan. Sandali lang. Antay natin.
nag-isda amin, tumantawag sa amin. ano natin, hindi, subukan ko nga ngayon, huwag ka muna, huwag ka lang umalis dyan. Okay, sa mga katoto, subukan ko ilalabas ngayon si Jess, no? Ang kaibigan ko, para makita nyo rin yung ano magdi-discuss kami. So, okay, no? So, ayan na ano kita. Pero hindi ko alam kung nadidinig kita. So, hindi ko lang alam kung kaya kita i-angat sa screen, no? Dali lang. Nakikita kita. Nakikita kita, pero ang problema, hindi ka nadidinig ng aking audience. So, anyway, isasara ko muna to. Dito na lang siguro. Ipakita ko na lang sa kanila yung mo. Kasi mukhang hindi kita maipapasok. Medyo ko dapat ang... Teka muna. So, paki-off mo muna. Jess, paki-off mo muna, Jess. Okay, paki-off mo. Tapos mag-call ako. Sagutin mo mag-call ako. Ayan, baka pwede na kita makita sa screen. Oh, nakita ka na. Arigado. Oh, sige. So, kahit titignan mo yung phone mo dyan, nakita mo yung sa cellphone mo dyan, nakita mo sarili mo? Nakita ko. Okay, mga kaibigan niya, ito si Jess Cortez. Nais kong ibalik sa kanya muna, ang pinag-usapan, ang sinabi ko na habang wala ka pa ay ganito. Nagpalabas noong March 14 ang RTC Branch 12 ng Davao City na si Judge Dante Baguio ng warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy at laban din sa iba pa na mga kinasuhan. Ang pangalan ng iba ay si Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada. Naku, umiyak yung Buloy. Umiyak yung apo ko Ingrid Canada, Sylvia Ximanez. Ito pong kinasuhan. Sa isang kaso, yung rape ata to, yun yung kinasuhan si Apollo Kibuloy lang. Dalawang kaso, isang warrant of arrest, ang petsa ng warrant of arrest, March 14, 2020. So kasunod yan, ay nagpalabas din ng order, iangat ko sa screen, ang order din siguro. O di kaya, kahit hindi na muna, na may petsa na April 1, sinabi rito na binawi ng korte ang kanyang warrant of arrest. Kasi nakita doon ng korte na mayroong motion for reconsideration at motion to defer the proceedings na sinumiti ang abogado ni Kibuloy. Ang sa karanasan ko bilang abogado, nakakaduda ito. Pwedeng palabasin ng judge. Imposible naman na nagpalabas siya ng warrant of arrest, hindi niya nakita bawat pahina. So kung titingnan mo, susundan mo at sabihin mo na totoo nga sinabi ng judge sa kanyang pangalawang order na may petsa na April 1, ay sinasabi niya rito na inusisa daw niya at may nakita daw siya na motion to suspend the proceedings. Ibig sabihin, huwag muna magpalabas ng warrant ang judge at antayin na muna yung desisyon ng Department of Justice ng Pilipinas sa motion for reconsideration na sinampa nila ng abogado ni Kibuloy sa kay Remulla na opisina. So tapos sinabi ng korte, ay mahigit dalawang linggo na ang lumampas at wala pa rin desisyon. Kaya
pinalabas ko na ngayon ang warrant of arrest. So, nais ko rin ma-educate kayo lahat na nakikinig sa akin. Bago po nagpalabas ang judge ng warrant of arrest, ay inuusisa yan lahat ng pahina ng mga papel ng kaso na dumarating sa branch ng korte. So, hindi ako naniniwala sa sinabi ng judge na pangalawang tingin daw niya, saka pa lang daw niya nakita yung motion to defer proceedings. In fact, sinabi daw niya, naka-attach pa nga daw sa folder ng kaso bago nakarating yung kaso sa kanyang branch or opisina. So, with that, anyway, yun lang ang doubt ko. Bakit meron ganon? After all, may warrant of arrest na rin. Pero ang sa akin lang dito, ito lang nakita ko. Kung naipalabas ka agad, naibigay ka agad sa police noong March 14, ang warrant of arrest, dapat nahuli na ngayon ng Davao City si Kibuloy. Bakit? Tandang-tanda ko pa na ang inaantay niya, nakapokus o nakatutok ang atensyon ni Kibuloy sa ipapalabas na warrant of arrest galing sa Senate. Mm. O, ngayon, dahil alam niya hindi pa dumating, bida siya ng bida. Nagsasalita pa siya, nagpa-interview pa siya kay Banat Bay sa Banateros. Oh. Nakausap pa niya, nag-rally-rally pa sila. So kung yun ang korte ay hindi dinili ng korte ang warrant of arrest, dapat na-aristo na si Kibuloy. So ano kaya sa tingin nyo, without naman offensement sa judge, maaring inusinti sa rito, ang tingin ko lang dito ay mukhang may nangyari. Mukhang hindi luluto. Ano sa palagay mo? Sa tingin mo lang, biglang pasok sa isip mo, anong meron? Meron kabalagan siguro yan. Wala naman dahilan para i-pending mo yan. Oh, God. Bakit walang dahilan? Kasi ang katwiran ko, ang ginawang kasi na dahilan ng korte, may nakakabit na pala sa record ng motion to defer. Dapat yun, napag-aralan niya noong una pa. Oh, pag unang tingin, nakita na yun. Ibig sabihin, dapat pinapalabas mo, ngayon mo lang nakita. Mukhang imposible mangyari. So, judge, panawagan lang natin to kay judge. Judge, Baguio, total sa iyo naman na court na punta yung kaso. Alalahanin mo, Judge Baguio, Dante Baguio, nakatingin ang buong Pilipinas. Buong mundo. Buong mundo. Kasi maraming Pilipino sa labas ng Pilipinas, sa buong mundo, sa Canada, nasa Europe, nasa Australia, nasa New Zealand, nasa Hong Kong, nasa Saudi, nasa Dubai. Ang dami-daming Pilipino. Kaya ang bawat galaw mo dito, Judge, kailangan sobrang ingat ka talaga. Mas maganda pa na magkamali ka pabor sa tao, hindi pabor kay Kibuloy. Kasi kung nagkamali ka ng pabor kay Kibuloy, wala na, sabog na ang reputasyon mo, Judge. Yan lang, pinangungunahan na kita. Sa tagal ba naman ng aking karanasan bilang abogado, importante po ang reputasyon. Kahit hindi man totoo ang akusasyon, importante ang reputasyon. So ang reputasyon mo, ayon po ang ayon sa paningin ng ibang tao sa iyo. Hindi yung paningin mo sa sarili mo. Maring tingin mo sa sarili mo, ikaw ay inosente. Pero sa tingin ng ibang tao, ikaw ay guilty. So yan po ang ingatan mo. Para hindi magiging ganun, iwasan dapat ng judge ang mga bagay na tao na improper. So bago ka gumalaw, think 100 times. Suriin mo 100 times bago ka magpalabas. Kasi kung magkamali ka, kung pabor sa tao, hindi ka pupunain. Pero kung pabor kay Kibuloy, kagaya dito, pabor kay Kibuloy, pupunain ka na. Kaya mas maganda pa siguro, Judge, mag-isip-isip ka na, hindi pa ito motion galing sa umaakusa na private complainant, kung tawagin sa Pilipinas, si Amanda, alias Amanda, na ang buong pangalan si Blenda Sanchez Portugal, na kanyang ni-rape noong 17 years old. Ay kahit hindi kami kasama sa partido, this is already a case of very high public interest. So alalahanin mo, tao pa rin ang may pinaka may-ari ng lahat ng kapangyarihan sa Pilipinas. Kasama ang kapangyarihan sa paghusga, tao nagsimula ang lahat yan, Judge. Kaya kami na mga tao ang iyong master, hindi si Kibuloy. Tandaan mo lang yan, Judge. At because of this, Judge, suriin mo sarili ang sarili mo. Suriin mong mabuti. At hinihingi namin,
na umalis ka na sa kasong ito pagtapos maipatupad ang warrant of arrest. Umalis ka na, mag-inhibit ka na rito. Ibigay mo sa ibang judge na wala pang bahid. Dito nagkabahid na siya. Ano sa tingin mo yan, Kajes? Iyon na nga. Kung ikaw ay nabahira na ng isang nadungisan ng iyong reputasyon at ikaw pa ay magpapatuloy sa iyong gawain, mawala na ng tiwala ang tao sa iyo. Yun lang. Okay. Tapos, basahin ko rin yung mga comment ng mga subscribers natin dito. Si Romel Benson, sabi niya, nagluto-lutuan sila dyan. Kabunyog Engineer Toto Causing. So, si David naman ni Divina Gaspay, ay magandang hapon, bumati lang. Mag-comment na kayo, basahin ko ang comment ninyo dito kung ano sa tingin niyo sa judge. Sabi naman ni The Guy Manansala, judge ka dapat usisain mo trabaho mo. Careless judge. Careless judge ang tawag sa kanya tuloy. Si Irene Galing, oh, magandang hapon, okay? So, pag mag-comment na kayo dyan, babasahin ko comment ninyo. Kasi lumalabas ito, hindi lang kami yung dalawa sa live, pati kayo. Si Angie Milchor, good morning. Carl Espinosa, hindi pa lumapas, kundi lumipas ang tamang word. Lumapas o lumipas. O, sige, for lack of better term, boses na pabago channel. Kasi nabanggit ko kanina, lumipas ang araw. Ang nabanggit ko ito sa lumapas. Eh kasi pasensya na kayo, sa salitang Bisaya, ang lumipas ay lumampas. Parang gano'n na yun. Eh, Bisaya po kasi ako, pasensya na kayo. Alan to ba pag-aura? Himala na lang galing sa disappointed son of God. So si Gina Montanabi, Pancho Salinas, sir, he will run for senator. Ayun, ako pala sinasabi, natatakbo senador. Oh, hindi po ako nahiya para sabihin natatakbo ko senador. Kasi genuine naman ang intention ko. Ganun lang kasimple. Si Luz Mampo Paradero, good afternoon everyone. Gary Santosa, Carl Espinosa, Virginia Cabria, tapos Pablito Cam. Okay, siguro, isabihin nyo ang inyong comment dito, babasahin natin. Sabi naman, nahuli. Sabi, wag, wala nga, pariho lang yan, nahuli kayo, para nang binago naman ulit. So, this is really, sabi naman ni Rosana Narumi, may niluto pa yung mga kaalyansa nila. Di na naawa sa mga taong inagrabyado at sa mga taong bayan. Tama siya, taong bayan, tayong agrabyado dito. Sabi naman ni Mr. Ernesto Lagramada, nasa, ang alam ko ata ngayon, nasa Texas ata siya. Attorney, Toto, yung judge na yan, nagkamapiyahan, may mapya na, na naman. Si Ede Aguilar, shout po, engineer, Senator Toto Causing, tapos bilang Nikki, the crooks keep on cooking. Tapos, Jose Floro Fornelos, I think judge is good. We must also consider how the judge think. Okay. Nasa kanya na lang. Siya na lang pag-desisyon natin kung aalis mo siya o hindi. I-examine niya ka ng sarili. But, nevertheless, we cannot remove the doubt that was caused by the two conflicting actions. Eh, di ba? Sabi naman ni Vivian Sarimo, Attorney Engineer, Toto, ang pera naghahanap lang. Pero pag nasira, ang reputasyon, sana yung sinabi, ang reputasyon, nawala ako eh. Ang reputasyon, mahirap na pagkatiwalaan. Hindi, parang salamin yan na hindi na may ibalik ang dating mukha. So, Aris Makabulos, at si Romel Benson, so may cash sunduan na. Lawrence, siguro pwede mangyari na may cash, i-delay mo lang muna. Ang kailangan ko lang, hindi lang ko ng panahon para makasibat ako. Parang ganon. So, si Mamerto naman, Lawrence, sabi mukhang hinihintay pa ni judge na siya ang husgahan. Judge na ngayon husgahan. Para sa ibang judge yan, sa matinong judge. Okay. Ray Belangel, tama ka dyan, Toto Bunyog. Kailangan umalis na kung may bahid na. Oh, hindi naman ako, ang aking opinion lang dito, hindi naman ako nagsasabi na talagang may nangyari. Pero ang katotohanan na mayroong duda na ngayon, mas mabuti pa umalis na lang siya. Yan ang payo ko kay judge. Eunice Emerson Belnas Barreno, good morning, Attorney Toto Causing. Akala nila
napakalakas na nila po talaga. Natutulog ang news, sobrang pagtatakip dahil nababilyonaryo si Kibuloy. Dapat po talaga panagutan niya ang pagkasala niya. Sabing sabihin, anak siya ng Diyos. Kung natulog ng Diyos, buhay ang akoan, gising ang anak ng Diyos. Appointed sa Tagada. Panimis, Datsino, Sitor Sertoto, kumusta naman po yung kaso sa Pasig? Ah, non-billable din yun sa Pasig, sigurado. Non-billable yun. Next is, Millions Club, like, hello po, may bisita po tayo. Balin, dapat kung gusto niya bumisita, magsabi rin kayo para one at a time, ipapasok ko kayo. Tapos, Belen Dringon, Money Talks, I do think Pacquiao is in Manila. Ang paniwala niya sa Manila si Pacquiao. Alam mo bakit Pacquiao? Pastor Apollo Kibuloy. Tapos PAC, tapos Q. So, Pacquiao. Tapos, hindi in Pacquiao, ha? Pacquiao. Tapos, sana ba ito? Millions, tapos si Belen Dilingon, Money Talks. So, Melanie K, I don't think Pacquiao is in Manila. Kasi rin, ganun din sa kanyang inisip sa Manila si Pacquiao. Ergen Villarin, nag-motion si Tupacquiao. Kaya naman, na-delay. Taktika delayed, attorney. Tactics delayed. At sabi niya, kuan, ni Ergen Villarin. Si John Baldonado naman, huwag sana matakot ang judge dahil lang sa paniniwala ni Kibuloy at baka maniniwala din si judge na kay Kibuloy ang lahat ng kaluluwa. Para makarating sa langit ay dumaan dapat lahat kay Kibuloy. Siya pa daw ang huling pipirma eh, bago ka makapunta ng langit eh. So salamat naman kay Gina Watanabe sa kanyang super sticker. Sabi niya, kunting ambag lang po, Attorney Causing. Salamat po, malaking ambag na ito. Tapos, Gisarbar, good morning po, Engineer Toto Causing. Antonio Almonte, napadami na ng nabayarang mga judges na talagang madali silang masilaw sa laking alak na suhol. So, Violeta Arellano, kaya po ni judge yon, tiwala lang po sa kakayahan niyo po. Pag-aralan at timbangin mabuti at yung totoo kung sinong biktima at hindi mahirap bumangga sa pader. Timbangin. Siguro sa panahon na yung sinampang kaso, walang dalang timbangan si judge. Kaya ganun nangyari. Rosemary Jacinto, totoo kasi baka napadulasan. Kita mo, ang lahat ng isip ng tao, kunting galaw lang, wala, inosinti man siya, pero kunting pagkamali lang, iba na talaga ang takbo. Si Eddie Boy, Engineer Toto, dapat yung lahat na walisin na sa gobyerno. O, kita mo, yan ang epekto niyan. So, ang problema ko lang dito, lahat ng politiko sa atin ay hindi sila, they don't care yung kung anong action nila, kung carelessness, kahit carelessness, they don't care. Yan ang problema. So, si Gina Watanabe, nasa Japan pa ito. Ibig sabihin, international to, iba-ibang klaseng bansa ang nag-comment sa akin. So, ito po, ganito po kalaki ang interest ng bayan sa kasong ito. So, judge, kailangan naman namin ay siguro magpakagangka, magpakatino ka at magnilay-nilay ka, think it 100 times kung anong gagawin mo kasi may duda na po sa ginawa mo. Okay? So, pasok tayo sa, at sika mo na, may pahabol pa na, kwan, Herminel Dasibog. Sir, nasa Dabao daw si Kibuloy, magkasama daw sila ni Digong sa Malacanang daw nila. At napalibutan daw ng mga bulb wire, sabi ni Kawalde Carbonel. Hindi natin alam kasi pera-pera lang daw, sabi naman ni Irene Galing. Okay. So ngayon, dadako tayo sa sunod na topic. So, total, at least siguro alam na ni Jazz kung anong mangyari dito. Ang kasunod natin na topic na pag-usapan ay yung pagbagsak ng Pulse Asia Survey rating ni BBM at saka ni Sara. So, ano ang ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin po nito ay ang mga tao, kung tayo'y naniniwala sa Pulse Asia Survey, bakit hindi na sila nagtitiwala kay BBM? Pero bago ko sasagutin yan, basahin ko muna yung kung gaano ka laki ang binawas
ayon sa survey ay ang dati ang nabawas kay Marcos ay 13 points. Kay Sara 7 points. So basahin ko balita sa English. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s nationwide approval and trust ratings went down by 13 and 16 percentage points respectively according to Pulse Asia, latest ulat ng Bayan Survey. This developed as Vice President Sara Duterte's approval went down also but by 7 percentage points and the trust rating by the same number. Marcos' approval rating went down from 68 in December 2023 to 55 in March 2024. So, ibig sabihin, ang laki ng ibig sabihin yun. So, ang trust rating naman ni Marcos ay bumagsak mula sa 73 noong December 2023 papunta sa 57 noong March 2024. Sobrang laki yan. Worried na sila nito. Kasi ang maging epekto niyan, kung patuloy na patuloy yan, di marami kunting ugong lang ay baka naman naman mangyari. Baka magiging people power 3. Kung hindi wag naman sana, ay hindi naman natin hinihingi, pero ayusin mo Bongbong. Unang-una, ang itatanong kita, nais ko sa iyong ideya, Jess, kung ano kaya ang dahilan bakit bumagsak? Ay, tingin mo lang. Nakikita mo naman, siguro na-obserbahan mo naman ang takbo ng Pilipino, Pilipinas, at saka mga ginagawa nila. Sige, yours is the floor. Unang-una, attorney, engineer, yung presyo sa bilihin, pamilyang bayan, okay, napakataas na hindi na makaya ng lukbutan ng mamamayan. Okay. So, pag-aktiyan ng tao, ang siyang nangusap, eh walang kinikilalang batas yan. Ah, okay. So, unang-una, kanya ganyan ang mga survey dahil kasi nakikita nila sa mga taong bayan ang nangyayari. Una-una, ang presyo nga. Pangalawa, yung mga graft and corruption dyan na napahabalita sa mamayan. At siguro yung pangatlo, yung kawalang tiwala na sa mga ahensya ng gobyerno natin. So, pagkaya sinarbe na, ayun ang mga lalabasan. Ang mga nakaupo, ang siyang maparusahan dito. Yan ang masasabi ko. Okay. So, sa pagtaas ng presyo, kung pagkain na pag-usapan, ano ang mga nakita mo pagkain na mataas ng presyo sa ngayon? Aba, ilang mga isda. Yung mga gulay natin. Yung lang karnik, tumataas na rin. So, lahat yan, nagrarambulan na yan, nagpapaliksahan ng pagtaas yan. At yan, pagka hindi na kaya na ng mamamayan yan, ay kanya dumadami at lumalakas ang crime rate natin dahil dyan. Okay, so, yung bigas, lalo na yung bigas, nangako tayo ng 20 pesos per kilo. O pagkatapos, ganyan na mangyayari. Oh. Sana, di na nangako sana para wala sa kanyang control ng mga kalagayan ganyan. Dapat di na nangako. Anyway, maaari pa naman sigurong makarecover. At pagbutihin lang niya. Sa bagay, sa lahat kasi ng pagkain, sa lahat ng tao sa mundo na mga kumakain ng bigas, number one na panukat, bigas. Bigas. Lahat kasi kumakain ng bigas. So, pag uras na ang bigas na ang tinanggal mo sa lamesa, ibang usapin na yan. So, ngayon, ibig sabihin, kahit litson pang ulam, pag walang kanin. Wala. Diba magre-rebuild eh? Tapos ano pang ang nakita, baka na misinterpret lang natin. Bigyan natin ng tinatawag na benefit of the doubt si BBM. Baka naman, ayaw ko, correct me if I'm wrong, ang akin lang kita para mabigyan ko lang sa benepisyo na pabor sa kanya, baka po ang ibig niya sabihin ng 20 pesos per kilo, baka 20 pesos ang idadagdag kada kilo mula sa 40. Baka sabihin niya, hindi ako nagako na ganun, 20 pesos per kilo, kundi 20 pa lang idadagdag. Baka yan ang ibig sabihin. Baka naman 20 pesos per 1 kilo. Oo. So ngayon, ang nais ko lang makapagkwento tungkol sa bigas.
Ito ay totoong nangyari. Di ba binago ang batas sa panahon ni Duterte? Gumawa ng batas na tinatawag na Rice Tariffication Law. Tariffication Law. RTL. Na ang may utak niyan ay yung galit sa Magdasal. Si Villar. Galit siya sa Magdasal. So ngayon, ang batas na yan ay nagsasabi, hayaan ang lahat ng importer na mag-import kung gaano mang karaming bigas sa gusto nilang import, basta magbabayad sila ng tariffs. Tawag yan, pag ang buwis sa import, tariff. Okay, or customs duty. Kasi kung internal, buwis ang tawag dyan. So ngayon, basta daw, kung mas mataas, mas maraming import mo, mas mataas ngayon ang tariff, ang rate ng tariff. So, si Cynthia Villar may kagagawa niyan. Oh, si Cynthia Villar may kagagawa niyan. So tandaan niyo, si Cynthia Villar, ha? Huwag niyong iboto yung anak niya na si Camille Villar na sa ngayon nag-uusap tayo, ilang million pesos kay ang ginastos sa pagkalat ng kanyang tarpaulin sa buong Pilipinas. Oh. Right. Alam mo, magkano bang isang tarpaulin? Siguro hindi bababa ng 300 pesos bawat isa. Si kung 500. Magpakabit ko, 500. Kung magpakabit ka sa buong Pilipinas, mula Tawi-Tawi hanggang sa Batanes, na sabihin ko na lang na ipakabit niya 1 million. Si kung 1 million, di gumasto sa 500 million, di ba? Ganun na nangyari. So bakit siya gagastos? Kung talagang sincero sila, bakit siya nagagastos? Yan ang tanong ko dyan. So ngayon, dito tayo papunta. Ang pakay ng Rice Tariffication Law ay ang mga tariff na makukuha mula sa mga importers ay itatabi at ibibigay, itutulong sa mga local farmers. Mas isa sa... Anong tulong kaya may ibibigay? Sabihin na natin, magbibigay ng pambili ng abono. Pambili ng makinarya. Bigay lang ba yan o ipautang lang sa farmers? Kasi kung ipautang, babayaran pa rin ng farmers. So kasama pa rin siya sa kwintada kung magkano kapital kung ikaw ay negosyante. So magbibigay ng pesticide, fertilizer, binhi, at siyempre yung gasto sa krudo sa, siyempre wala ng kalabaw ngayon. Ang ginagamit yung mga kubuta, hand tractor. Tapos pag harvest, may tinatawag pa na halimaw. Ang harvest halimaw, isang awa. Tatlong hektarya, wala pa, baliwala lang yan. So, yan ang mga gastusin. So, ngayon, ang mandato pa rin ng Rice Tariffication Law, tinanggal nito ang kapangyarihan ng National Food Authority na mag-aproba ng import ng bigas. So, ngayon, ang mandato na lang ngayon ng NFA, bibigyan sila ng pera ng pamahalaan na magagaling din sa Rice Tariffication Law na import duties at gagamitin pambili lahat ng produkto ng local na farmers. Bibilhin nila sa presyo na mataas. Nakaraan, bumili sila ng 23 pesos per kilo na tinatawag na farm gate prices. Pag sinasabi mo na farm gate, yun po, yung pag-harvest, palay, hindi pa nabilad sa araw. Farm gate price, wet price yan. So ngayon, pwede kaya nabilad yung mga isang araw tapos ibilenta sa NFA. So ngayon, nais ko lang ma-educate ang lahat. Ilang kilo kaya ng bigas ang makukuha mo kung ipagiling mo ang 2 kilo na palay? Apat kalahati o kaya 5 kilo mong palay para makagiling ng 2 kilong bigas. Okay. So ayon naman sa lahat. Nakinig ako sa hearing ng House of Representatives. Ang sinasabi ni Marcolita, sa tingin ko maalam naman siya tungkol doon eh. Sabi niya, dapat sa 1 kilo na palay, makapag-produce ka ng 65% na bigas. Yan ay maganda. Kaya kapas, kung hindi na maganda, 63%. 64% yun eh. Okay. So ngayon, ganun pa man, ang ibig sabihin, sa 2 kilo na palay, makaproduce ka ng 1 kilo na 6 times 2, that is 1.2.
1.2 oh. kilos na bigas. At oh. ang presyo ng kung 23 mo ang capital binili, alalahanin natin na meron, di ba? Tama naman, magbabayad ka sa mga kargador na magbibilad sa araw. Babayad ka sa mga truck na magbibitbit papunta sa NFA. So, dami ang patong. Lalabas ngayon ang capital ng NFA sa bawat kilo ay pwedeng tatakbo hanggang 26 per kilo. So, 26 times 2, kung hindi sabihin, i-average lang natin kasi hindi ma, hindi magaling ang paggiling. So, maaaring sa 2 kilong bigas, apalay, 1 kilong bigas ang may labas. So, ibig sabihin, kung ang kapital mo sa 2 kilong palay ay 52 pesos, payag ka ba na ibenta mo na 20 pesos ang bigas? So, dapat, mas mataas mo sa 52 pesos ang 1 kilong bigas. Tama? Tama. Kasi yan ang kapital eh. Sino naman, ngayon, pag magbibigas, kakarga, kargador naman ulit, babayad ka na naman, so yung 52, tatakbo hanggang 60. Di ba tama, ganon? Tama, wala pa yung tubo doon. Sa presyo pa lang na ganon, ang pakay nila sa rice tarification law, bubunutin ang bigas na binili ng NFA kapag wala ng bigas na naibibenta sa merkado. Okay? Tapos, unang-unang beneficiary sa mga bigas na ganon ay yung pagbibigay na sa BGMP, pagkain ng preso. Ibibigay nila sa Bilibid, pagkain ng mga preso. Ibibigay sa DSWD, ipamimigay nila sa mga bilang ayuda. Yan ang pinakaunang target nila. So, ngayon, ito pa ang nangyari. Hindi, diyan pa lang talo na tayo. Ha? Saan ka makikita? Mas, lumalabas na mas mura pa yung Vietnam rice. Lumalabas na mas mura pa yung bigas na in-import sa India, sa Thailand. Ngayon, ito pa ang kasunod na nangyari. By the way, ang kwan dito, si Roderick Bioko, yung NFA General Manager. Ang alam ko, in-appoint siya ni Lisa Araneta Marcos. So ngayon, alam mong ginawa niya? Pinalabas niya na not in good condition na ang mga bigas na nakastock, naka-imbak sa NFA. At kailangan na mapapanis na. At kailangan ibebenta na sa mga kumusido, i-dispose kay masisira, tatalo ngayon ang NFA. So anong ginawa niya? Ano? Sa kanyang sarili mismo, hindi niya na inaantay ang desisyon ng council, kasi council parang board. May council yan, no? NFA, na magdidesisyon kung magkano o kung, mag, kung ibebenta na ba o hindi. Tama. Ang basihan nila sa pag, kung magbenta na o hindi, kukuha sila ng sample, sasaing sila, kakainin nila. Kung sa tingin nila ay panis na, ibenta na nila. Pero kung sa tingin nila masarap pa, bawal ibenta. So, tatlong kategori. Una, good, fair, tsaka not good. Not good. So, ngayon, kung good, hindi mo pwede ibenta. Stock lang yan kasi kailangan sa mga may baha, yan ang pangbigay. Tapos, kung fair, hindi pa pwede ng pagdesisyonan, ibenta. Pero kailangan, magbuto-buto muna yung member ng council. Tama. Hindi nangyari yan. Nagdesisyon yung general manager na ibenta, walang buto ang NFA council. Next, ang pagdetermina kung magkano ang pagbenta, kung ibibenta man, ang council. Wala rin meeting ang council kung magkano. Alam mo, binenta niya ng 25 pesos kada kilo ng bigas. E di lugi. Sino nagturo sa kanya doon? Malamang si Lisa Araneta Marcos. Kaya isa sa dahilan yan, isa sa dahilan yan kung bakit bumagsak ang rating ni BB. So, ngayon, di ang nangyari, naibenta na marami. Marami na. Ang next is, kung ibenta mo, kailangan may bidding. Walang bidding. Ngayon, ang nangyari, walang bidding. Walang bidding. Dalawang kumpanya lang ang bumili. Ang G4 Company na pag-ari ni GB David, na ang asawa ng GB David ay pamangkin ni David Banggayantan, na isa sa apat na smuggler ng bigas sa Pilipinas.
Nako. So, yung isa, kasama rin na sa sindikato ang isang bumili. Ngayon, ito pa. Hindi pa nagkasya dyan. Dahil may policy ang council sa pagbebenta, pag-dispose ng mga bigas, dapat ang accredited sa kada region ang siyang pwedeng bibili. So, ang ginawa naman itong tao ni David Bangkayantan na si GB David, siya ang pinasa. Umupa ng mga warehouse sa bawat region at pinatakbo. So, magkaroon siya ng karapatan. Ang sa region 4A, binili niya. Sa Bicol, binili niya kasi may warehouse din siya doon. Sa NCR, binili niya. Iloilo, binili niya. Hanggang sa Mindanao. Kita mo taktika? Oo. So, binili niya na ng 25 pesos per kilo. E, bibenta niya kahit 40 pesos lang, laki na ng kita. So, may connection ngayon yan sa pagkain na nagiging dahilan kung bakit bumagsak din ang rating ni BBM. At kasama si Sara dyan. Ngayon, si Sara naman, hindi naman siya presidente. So, ano kaya sa tingin mo dahilan naman sa kanya, bakit bumagsak siya? Sa survey, no? Oo, sa survey. Oo, yung kanyang natawag na ano, na na una-una kanya sa bagsak survey dahil suplade. na parang ang gusto niya suplada. Okay. Pero ngayon, nagbabago na lang konti. Isa yan sa dahilan. Pero nakita kong pinakamalaking dahilan. Ganito, magsimula tayo. Sa umpisa pa lang, may problema na issue sa confidential fund. Kinukuha niya kasi ang confidential fund, yun pong pundo na ibigay sa kanila na hindi na kailangan magpakita ng resibo kung paano mo ginastos. So ngayon, bakit nagpapakamatay siya galit na galit nung tinanggalan siya ng confidential fund? Nang ibig sabihin, apektado siya masyado. Ano kaya ang meron sa confidential fund kung wala man lang mapupunta sa iyo na kagandahan kasi gastos lamang naman yung pambayan? Trabaho. Nagtatayo nga ng mga satellite office ang vice president. Pero ano bang satellite? Ngayon, lumalabas yung sa 125 million na binigay sa kanya ng December 20, 2022 ay inumin niya hanggang December 31, 2022, 11 days. So kung i-divide mo yung 125 sa 11, lalabas ngayon 11,333,000. Sa araw. Kada araw. So, tarong, kung magpatayo tayo ng opisina, maganda malaki. Dito sa Metro Manila na kasi para pinakabahal na opisina. Uupa ka, opisina na malaki. Sabi natin na mga 25 or 50 square meters. So, tatakbo ngayon, upahan mo ng 100,000 pesos kada buwan. Buwan! 100,000. Hindi araw. So, ngayon, sa isang araw, uupa ka, kukunin mo sa 11,333,000 ng 500,000, ibigay mo. Next, bibili ka ng mga computer. Sabi na 10. Bawat isang computer, sabi natin ay 60,000. So, 600,000. So, kukunin mo 600,000 sa 11,330,000. So, ilan na nakuha? 1.1 million. Tapos, silduhan mo tao kasi marami ka naman pera. Silduhan mo 50,000 bawat isa. So, kumuha siya ng tao na 10. So, 50,000, 500,000 ulit. 500,000 so, 1.7 million na. Ang nabawas sa 11 million. So, ano 11 million yun. Papel, ano pa? So, sabihin natin 1 million iba. So, ibig sabihin, baka dito ngayon, may natitira pa sa kanya na 10 million. O sabihin natin, 9 million na lang. So, sana punta 9 million? Nagagalit nga pagka pinagpapaliwanag siya. Ibig sabihin, ang puntos ko lang po dito, Sir Jess, ay hindi ka nang nagpaliwanag. Kung sinabihin mo sa na ang rason ay nagpatayo ka ng walo lamang na satellite offices, ay paki-explain kung paano mo naubos ang 11.3 million sa isa kada araw sa walong opisina. Naalala ko yan, attorney. Noong question din ni Senador Rizal Antiveros,
Pakipaliwanag mo nga kung paano mo nagastos itong 125 million na confidential fund. Ang sagot niya ay, I do not respect you. Parang ganun. Oh, nag-walk out. Bastos yan. I do not respect you. Sabi naman ni Risa, hindi ko kinakailang respetuhin mo ko. Ang respect, at dapat mo sagutin, tanungin namin. Eh, doon natapos ang paliwanag ni Sahara. Eh di, kung ako sa kay Sara, ipakontem ko siya para ipahuli, para ipakulong siya. Diba? I do not respect you. Yun ang sabi. So anyway, pinapalabas na natin na hanggang ngayon, wala pang tamang paliwanag na ilabas si Sara. So, oh, kanya, baka ba ang sabi dahil tungkol dyan? Ah, isa rin yan sa dahilan kung bakit yung iba yan, wala ng gusto sa kanya. So, pangalawa, ang tika mo na, bago tayo lumabas sa confidential fund, ang confidential fund na pinag-usapan natin, yung confidential fund niya na 2.6 billion sa pagiging mayor niya ng Davao City. Hanggang ngayon, hindi pa rin paliwanag. Iyon pa rin din paliwanag yun. Sa loob ng tatlong taon, magkano? Noong 2023, sa office of the Vice President na 500 million, hanggang ngayon wala pang nagpaliwanag. Wala pa rin. Number one yan. Number two, ano pang ibang dahilan? Pwede ba maging dahilan yung pag-openly na dinidepensa niya si Kibuloy? Yun. Mabigat din yun. Oo. Sumasama siya kay Robin Padilla, kay Amy Marcos, kay Cynthia Villar, kay Mark Villar, kay Vito Tapir, kay ano, Miguel Subiri, kay Tolentino, kay Bato, kay Bungo, para depensahan si ano, si Kibuloy. Kibuloy. Bakit naman depensahan niya? Unang-una, sa tingin ko, eh wag ko agree kayo, titingin basahin ko yung mga comment dito, mga kwa natin, mga komentarista natin sa sides. baka meron naman siyang mga pera doon sa kanya na hawak-hawak ni Kibuloy na pag-usapan. Pag-usapan lang natin depensa, ha? Mamaya natin pag-usapan yan. Mabasahin ko muna yung mga ano ng ano natin. Dito may comment sa Bigas si Romel Bingson. Kung not good na pala ang Bigas, bakit pa binili ng buyer? O tama, di ba? Meron bang buyer na bibili na not good? Ikaw ba ang buyer? Bibilihin mo ba pa yung sira na panis na? Sino pang, paano kakikita kung sira na? Di naman siguro hahangarin ng buyer na malugi. Kaya malabo pa sa sabaw ng pusit yung dahilan ng mga ganin. Tama ka, Romel Wilson. Buti na isip mo yan at dagdagan yung power ng ating komento dito. Si Rudy Santos ay sabi niya, na good afternoon lang. Tinanayan ko yung mga comment dito. Sabi ni Rob River Cabardo Arado, sana mahuli na si Kibuloy. Kay Kibuloy pa rin siya. So, Wenceslao Sibata Jr., Senator Attorney, sino pang local farmers ang tulungan nila? Galing sa mga importer, kung wala na sakahan, kung wala na nagsasaka, dahil lubog na sila sa utang? O tama na yung puntos niya. Kasi kung nakapunta ka sa probinsya, talaga makita mong sari-saring kwento, nagbuboil pare-pareho ang lahat. Nagbuboil sa maraming utang ang bawat farmer. So, Golden Boy, marhay na hapon po, Engineer Toto. Subikulano ito. Sa aking palagay, walang duda na meron ngang nakialam tungkol dyan. Pinatakas na muna si Pastor Canor bago magpalabas ulit ng warang tamarista. Pwede mangyari. Bida Tillman, judge must have skills in critical thinking or he will be judged. Okay. Judge the judge. Sorby Pamor, sabi naman ng isa, yung naka-Japanese character, hindi ko mabasa eh. Si Ruel Domingo naman, ako'y isang magsasaka. Alangan naman na ibenta ko ng 20 pesos per kilo ang bigas ko. Tama naman. Laki ng kapital niya. 80,000 per hectare ang kapital niya, ang alam ko. So, tapos mag-harvest ka ng 60 cabans. Usually, mabuti na kung mag-harvest ka 100 cabans. Bihira. May Yarang Badong. Tapos, naka-Japanese character siya. We naniniwala pa ba kayo sa trust rating? Baka tinanong yan mga DDS at Seminay. Sige, kakampi ito. Kakampi ni BBM. Si Erwin Parila. Tapos, si Ben Spinida. Kaya bumaba ang trust rating ni PBBM ay number one.
Corruption. Number two, alis ng alis. So si Boy Biyahero kasi siya eh. Ang dami na nagastos niya. Number three, mahal na mga bilihin. Number four, ang people's initiative nila para sa economic chacha. Number five, ang di matigil na smuggling. Number six, anomalya sa luto. Ba, mas ano to, mas realistic ng mga binabanggit ng Pispirita. Pati luto nga naman. Oh, Carmelita de Veseral, gusto lang ni Villar na mabili ang mga sakahan para gawing subdivision. Pwede. Pwede. Divina Gaspay, kahit anihan na, mataas pa rin ang presyo ng bigas. Kahit ibalik lang ang 40 per kilo, ayos na. Eh, ibig sabihin, hindi na siya 40 per kilo ngayon. Kaya ang pag-usap niya, ibalik na sa 40 per kilo. So, ibig sabihin, nasa 50 na siguro sa ngayon. Sabi, patawa kayo, di naman makamubuan sa inflation. Hindi ko naman naman kasi ibig sabihin ni Jay Gariarte, Bibian Sarimo, yung ekonomista at hindi corrupt. Ang pinuno o presidente, malamang na hindi ganong tumaas sa mga bilihin. Adel Palanca, alalahanin po ninyo, judge, karma is real. Kaya huwag po kayong magkamaling makinig sa mga kasamahan ni Pacquiao or kay Pacquiao. Alalahanin po ninyo ang reputasyon ninyo ang nakataya dito. Kaya dapat isipin ninyo ang lahat ng mga mamamayan na naperwisyo ni Pacquiao. Okay? Sabi naman ni Irene Galingcheng, kaya siguro bumaba ang survey ni BBM dahil sa sobrang taas ng mga bilihin, lalo na ang unang pangangailangan namin, may mga mahirap katulad ng bigas. Bigas talaga lahat ng umikot-ikot. So, ang mahal ng bigas, yan ang lahat ng common answer dito, common observation. So, may mga bagong ito si Andrew Ampere. Luto yan, luto ang tinutukoy siguro survey, luto. So, medyo Foster Lusa, si Kibuloy parang si Pero Parua, Wenceslao Sibata. Dapat kasuhan si BP para mapilitan siya magpaliwanag sa mga confidential fund niya. Okay. Dapat. So, ito, diretso tayo. Ang ano pang naikwento ko tungkol dun sa bigas, no? Ngayon, nung ebidenta niya pala yun is naimbestigan na sila, ay hindi na maibalik. Paano ngayon ang lugi? Sino ngayon kakasuhan? So as a mind of a lawyer, kakasuhan yan, kakutsaba, yung administrator na si Roderick Bioko, kasama na rin ang mga bumili. So magiging sila kasi corruption na yan. Biro mo ha, ang capital 56 pesos, ebenta mo na lang 25 pesos. So, ganun po. Ibig sabihin, nawala ang 27 pesos. So, ganyan. Anyway, may Guten Morgen, mga German word, good morning. Good morning na pala sa Netherlands. Ganyan. Okay. So, si Mary Grace Santos, good afternoon. Toto, mahal na masyado bigas at lalo pang tumataas. Dito, gusto ko lang mabanggit. Lahat ng tao, lalo ng mang inasal, alam mo, ang mga normal na manggagawa rito na nagtatrabaho, sa umaga marami dito nagkakapilang. Hindi na kumakain kasi para makabawas ng gastos. Makasave ng bigas. Oo. Tapos, sa tanghali, kakain sila. Alam mo saan ang pinipili without intention to advertise, ha? Inasal. Bakit mang inasal? Kasi po, kukunti ang hiwa ng karne, ng manok. Ha? Mantika lang ng manok. Only rice. So, kakain ng todo, abot na yan hanggang gabi, hanggang matulog sila. Kaya ang mga Pilipino sa ngayon, mahilig na mag-umad. Ano yung umad? One meal a day. So, ganun ang mangyari. So, iba naman, mas kawawa yung kababayan natin na karamihan nito ng mga mababang sweldo. Mga construction workers, mataas pa nga sweldo eh. Ganito, yung nasa unang isip ng tatay ay makabili ng bigas. Pag mabili ng bigas, hindi iniisip ang ulam. Bakit? Kahit walang ulam. Basta kahit bigas. Walang ulam. Pero ano bang inuulam ng tao sa ngayon? Ha? Karamihan dyan, bumibili ng 5 piso na noodles.
Hati-hati na sila doon. Buksan. Lagay sa kaldero, tubig, ilagay yan. Padamihan, sabaw. Tapos lagyan ng malunggay na dahon. Tapos lagyan ng 3 pirasong itlog. Yan ang ulam nila. Ulam ng anak nila na mag-aaral. Ulam nilang asawa niya, mister niya. Lahat-lahat sila. Ganun. Maswerte pa ngayon ganun eh. Meron pang ibang ulam. Alam mo anong ulam? Chichirya. Gumpinan ng chichirya para pang ulam. So, ganun na talaga kahirap talaga. So, well, sinasabi ko lang yan para malaman natin na wala namang ibang dahilan para bumagsak ang tiwala sa Pangulo ng Pilipinas. At saka, siyempre, pati busy na yun, hagip na rin yan. So, ang isa pa, kung nandito ka sa Pilipinas, kakain ka sa dati, yung McDonald's o Jollibee o KFC mo o Chowking, medyo malaki pang hiwa ng manok. May presyo yan. Dati ang 100 pesos mo sa isang kainan, isang hiwa ng manok, isang kanin. Wala ka ng cook. Yun lang, tubig lang. Ay, yung 100 mo ay makakayang-kaya na. Ngayon, mahigit 100 na. Lumiit pa yung karni ng manok. So, yan po ang sitwasyon. So, saan ka ba nito pupulutin? So, may isa pang pangyayari na maraming nadismaya kay BBM. Ito, marami na rin nagkikwento, lalo ng mga Ilocano, ng mga poultry growers sa Region 2. Anong reklamo nila? Wala na silang negosyo sa kanilang poultry na growing. Kasi kinupo na lahat ni Ramon Ang ng San Miguel Corporation. So ngayon, si Ramon Ang na lahat nagsusupply sa Jollibee, sa McDonald's, lahat. Ay, ganun ba? Bakit na pinalaki? Dapat hindi sila nagpalaki, dapat nirindahan yan ng gobyerno natin. Para yung iba naman distributed yung income. Yung iba na maliliit na mga poultry growers, dapat hindi nila, ginawa nila para na hindi apektado. Nagsasara ngayon, naghanap na makapunta sa Amerika, doon na sila maghanap buhay. Wala na silang hanap buhay dito. At ang isiste pa, na-discover nila kalahati sa capital na ginamit ng San Miguel para sa mga poultry, si BBM ang may-ari. Yan. So, yan po ang katotohanan ng masakit. So, yan po. Nag-usap tayo sa mga dahilan. Ano pa bang iba? Yung mga polisiya, maraming korupsyon na nangyayari na hindi naman nasasawata. Tapos, at saka yung kanyang kawalang walang katiyakang tayo o stand tungkol sa China. Oo. Parang ano, andap siya. Parang takot o ano, hindi ko matitiyan. So, wala siyang strong stand. Oh, well, talking of China, alam mo, pag-usapan na lang natin si Duterte, yung binabanggit nila ni Harry Roque na gentleman's agreement daw sa gitna ni dating Pangulong Duterte at saka si President Xi Jinping ng China. So, bakit, unang tanong ko, bakit tinawag ito na gentleman's agreement? Ano ba sa tingin ko? Gentleman ba si Duterte? Gentleman ba si Jinping? Kung gentleman's agreement, dapat ang nakakasundo, parihong gentleman. Dapat. Kasi kung hindi, ang tawag yan, ungentleman conduct. Di ba? lagi natin maririnig sa mga official ng military tsaka mga police na kinakasuhan at kung may disorderly behavior ang isang sundalo, kakasuhan siya ngayon sa articles of war. Ungentlemanly conduct. Ungentleman conduct. Paano naging gentleman yung agreement nila ni Duterte? Ang ganitong agreement po nila ay papayagan, pumayag si Duterte na papayagan lamang ng China ang pagbigay ng pagkain, tubig, supply, pangkain ng mga sundalo natin na naka-assign sa
sa rotation nila sa BRP Sierra Madre. Na yung barkong sira na nakasadsad doon sa Ayungin Shoal. So iyan lang daw kunong agreement nila. Pepayagan. At wala daw sila sa agreement nila, kasama rin sa agreement nila na hindi pwede magdadala ng construction materials ang Pilipinas. Kasi kailangan, bakit kailangan ng construction materials? Kasi po, makukulapse na eh. So kailangan kumpunihin para hindi makukulapse yung BRP Sierra Madre. Kasi yan lang ang barko na makikita mo sa buong mundo, hindi na nga gumagana, nakakomisyon pa. Kinomisyon pa ng Philippine Navy. Pero alam niyo ba yung pakay niyan na matalino din talaga si ERAP? Kasi sa panahon ni ERAP yan nangyari. Nangyari. Kasi panahon ni Orly Mercado. Si Orly Mercado noon, bago siya naging Department of National Defense Secretary, nagiging Senate President siya. At kung matandaan ninyo, so Senate President siya, siya ang nag-advertise ng toothpaste na Pepsodent. Kaya kuminsan ang tawag sa kanya, Senate Pepsodent. So anyway, sila nagplano niyan na sinadsad nila doon ang barko ng World War II na barko na hindi na gumagana. Tinaw nila papunta roon, tsaka tinulak sinadsad para nakadikit niya sa lupa. Sa Shoal. At hindi na maalis. So, that was a very, very, sabi ko, genius movement. Genius but movement. Wala ka nang gagastusin pa ng mga barko na magastos o ano. By, na-maintain mo pa yung presence ng ating sobrenya doon sa Ayungin Shoal sa pamagitan yan. At maglagay ka lang ng apat na marine, Philippine Marine soldiers, apat na mag-rotation every month. Rotation every month. So, ganun ang ginawa. Sabi sabihin, talagang kahit na gano'n lang si ERAP, weather lang ang alam niyan, may alam din siya pala na pagka-genius sa military tactics. So, kaya, yan ang pinaka naging security guard natin yan. Okay. So, ngayon, pag-usapan natin ang gentleman's agreement. So, ngayon, kukunin ko yung sagot mo rito. Sa batas natin, international law lalo, may dalawang uri ng agreement. Ang isang agreement ay yung treaty na tinatawag. Yung treaty na sa gitna ng Pilipinas at ibang bansa. Ang treaty maaring bilateral sa dalawang bansa lang, Pilipinas at ibang bansa. At maaring multilateral na maraming mga kasama. Maraming mga bansa. Kasama dyan sa mga treaty, mga UN Convention on the Law of the Sea. Maraming bansa pumirma, kasama China pumirma dyan. Kasama Pilipinas. Yan yung mga treaty. So ano naman ang isang uri ay executive agreement. So ang executive agreement naman ay pinapayagan ng Supreme Court basta sa Philippine presidente lang ang pipirma, basta ang agreement, ang pakay niya ay para ipapatupad ang batas ng Pilipinas. Sustinahin ang batas. Oo. So ngayon sa treaty, kinakailangan ang pagkakasundo, na may kapagkasundo ang 2/3 o dalawa sa bawat tatlong senador na papayag sila sa ganong kasunduan at tawag dyan treaty. At bakit kailangan? Kasi po, ang kasunduan ito ay makaapekta sa ating policy sa ating bansa. Ganon mangyari. Halimbawa, treaty sa International Criminal Court. Ang jurisdiction ng criminal court sa Pilipinas ay Pilipinas lamang. Okay? So lahat ng kaso na nangyari sa Pilipinas, Philippine courts lamang ang may kapangyarihan na maghusga, na maglilitis. Pero sa ngayon, pumasok ang ICC doon sa The Hague o sa The Netherlands ang kaso. Paano ngayon? Kaya naapektado ngayon ang ating soberenya kung pipirmahan natin yan, kaya kailangan ang pagpayag ng 2/3 na senado. Yan po ang ibig sabihin ng treaty. Na kung maapektado ang mga batas ng Pilipinas, treaty yan. At kailangan ngayon yung pagpayag ng dalawa sa bawat tatlong senador. Ngayon, 24 na senado natin, ang dalawa is 16. So kailangan may 16 na senador ang pipirma. Okay? So having said that, saan ba papasok itong gentleman's agreement? Kuno, sa gitna ni Duterte sa si Jinping. Sige, makuha ko nga yung ano mo, yung opinion mo dito.
pareho silang gentleman. Paano ka karoon ng gentleman? So, hindi pwede gentleman's agreement. So, nagsisimple si Harry Roque. Wala palang gentleman's agreement kasi pareho hindi gentleman. Pareho mga huling bat ng dalawa. Paano? Anyway, hindi ko maintindihan kung bakit pumasok-pasok ako sa presidente sa agreement na alam naman niya iti, hindi paborable sa gobyerno. Oh, hindi... Di ba pasikreto? Pasikreto pa. Oh. Dapat malalaman dapat yan ang taong bayan. Di ba? Oo. Minamano mo pumasok sa isang deal na hindi nalalaman ng taong bayan. Eh yan eh, traitor na yan. Okay. Treason na mayari dyan. Oo, dapat treason. Parusa niya, kamatayan kung noon pa yung kamatayan sa Pilipinas. So, babasahin ko yung comment ng ating mga kwan. Nakikisali dito. Si Gregorio Babaran, sabi niya, ala eh, traitor sa agreement yan, tawag yan. Traitor's agreement daw, hindi gentleman's agreement. Sabi naman ni Jericho, ni ano ni Hilda Dakiado. Hello po, totoo kasi noodles, totoo noodles na lang ulam lagyan ng tubig. Itlog. Tapag ko sa kapatid ko kahapon, yan ang ulam nila. Kawawa, napaluha ako. Karampot lang sahod ko. Nagpapadala ko ng kasi super taas ng mga bilihin. Pero nakakaiyak, no? Ito si Hilda, OFW siya. Tumawag siya sa kapatid niya at nalaman niya yung kapatid niya nagluluto ng ulam, ng makain ng ulam nila, noodles. Lagyan ng maraming tubig. So, yan ang ulam ng mga anak. So, napaluha daw siya, naiyak siya. Kaya pinadalhan niya ng pera. So, yan ang sinabi niya, which is only confirms our discussion na talagang matindi na po ang pangangailangan sa ang problema sa pagkain ng Pilipino. Oh. Sabi naman ni George Vargas, yung salivatic agreement po, sabi ni Tolentino, salivatic salita, laway, di ba? Pangakong laway, ang ibig sabihin, walang intention na tutupin. Kumbaga sasabihin eh, parang ganito lang eh, ano ka ba? Pinangakuan na nga kita. Gusto mo pang tutuparin ko pa? Parang ganun eh, yung dating eh. So si Gino Watanabe, sa Japan naman siya. Maski saan ngayon tumataas na talaga ang presyo ng bilihin at ang mga nakaupo sa gobyerno, mga kurap, so kailangan baguhin natin ang mindset natin, gamitin ang utak sa lifestyle at pagpili ng ibuboto. So, yun, tama. Tama talaga. Ang akin naman, para naman makasiguro na lahat ng bago iboto sa 2025. Wow. Kahit sino. Huwag na yung mga datingan. Ito naman si Domingo Ligario na taga-Tanawan ito. So, Engineer Toto. Engineer, lalo ngayon nawawala ng oportunidad ang mga mamamayan sa kanayunan. Yung sari-sari stores ay inagawan ng Alphamart ng SM at the Dalimart na halos mayroon na sa halos lahat ng kanayunan. Napansin ko nga, lagi ng Dalimart. Maliliit na sari-sari store, wala nang bibili kasi mas bibili ang mga tao doon sa marami na ngayon 7-11 na naglilipa na ngayon. So, yan Dalimart. Hindi na control Dalimart at saka Alphamart. So, hindi matindi ang dating nito sa mga maliliit na nagtitinda ng sari-sari store. So anyway, sa Sotico de Terra, gentle dog. Gentle dog pa. Gentle dog po si Duterte. At si Roque naman po ay gentle pig. Gentle dog si Duterte. Gentle pig. Si Roque. Tapos sabi naman ni Freddy Parr, stupid agreement. Si Juliana Critchfield. Katoto, Hanan, pati manok na malnaris na. O nga, maliliit ng manok ay nabili, malnaris na. Tinabang ang mga opisyalis, habang ang mga opisyalis ng gobyerno nangungurap
palaki ng palaki ang mga tiyan. Greetings from Germany. Ingat po lagi. Mabuhay na. Good day. Okay. Si Hilda Dacquiado, hello po. Sabi naman ni Freddy Par, lapit na maging mafia state ang Pilipinas. Si George Vargas, dapat ipagbawal ang service sa mga election. Tapos Winceslao Siwata, tumataas ang bilin. Okay. So iyan ang mga ano natin sa dinidiscuss natin. So ngayon, patuloy tayo kasi 1 hour and 30 minutes na tayo. Very certain tayo. Ibalita ko lang na nagpalabas na ng resolution si Risa Ontiveros para ipatawag si Duterte para tanungin siya tungkol doon sa gentle dog agreement. Gentleman's agreement. Ganun ang mangyari. So yan ang pinakahuli natin. Ano? So 1:30 na. Anyway, si Ramribe Cabardo Arado, totoo naman, Attorney Causing, si Digong nyo, gentle dog. Si Butanding naman, gentle pig. So ulit-ulit. So medyo ano na, isa't kalating oras na tayo. So pwede natin magpaalam. So last, ano masasabi mo sa ating mga nakikinig sa atin? Siguro ang nakikinig sa atin more than 600 people. Kasabi ko lang dito, kinakailangan ng pagbabago natin sa gobyerno. Kung ang halal, dun sa halal lang tayo babawi. Kanya kung maaari ay nakikiusapan ko ang mga kapwa Pilipino at mga butante na maging mapanuri tayo sa ating iboboto. Bote natin kung ano man ang sabihin ng mga taga-Bunyog. Sila talaga ang oposisyon eh. O unang-unang iboto nyo si Attorney Atoto Causing. Siyang talagang lalaban sa atin sa Senado. Yan, tandaan niya. Tsaka si itong siya, no, si yung nung barahin ni Luke Espiritu si Butanding. Yan ang mga matatag na mga abogado na maaaring magtanggol sa atin. At may mga puso at damdamin silang matitigas para ipaglaban ang katotohanan, para ipaglaban ang katwiran at yung mali ang kanilang atakihin. At pangalawa, maging mapanuri tayo sa ating mga iboboto. Noong araw talagang dapat nagkaroon na ng batas tungkol sa anti-dynasty bill na ito. Dapat wala na tayong mga dinastiya kasi yan ang unang-unang pumapatay sa atin. Kanya yung mga dating mga senador, governor, congressman na magkakamag-anak, kung maaari mo, gawin nating vote yan. Dahil patuloy sila sa kanilang pangangamkam ng mga pera ng gobyerno. Halimbawa, ayoko na magsabi, pero halimbawa, yung mga nahasakop nila, yung mga dapat nasakupin, na dapat ay mapunta sa mamayan ang paborableng dapat gawin nila. Pero ang nangyayari, pamilya ang natutulungan nila. Anyway, ang aking nasabi ay boto natin si Toto Causing, boto natin ang Bunyog para naman lumabas si Attorney Enzo Recto, si Ricky Tumatorgo. At naniniwala ko na ipagtatanggol tayo niyan. Huwag na tayo bumoto ng mga senador ngayon na dating nandyan. Kakyan. Kanya ayon sila bumanig sa China dahil meron silang interest nung kay Kibuloy. Yun lang. Okay. So ito, bago ako mag-discuss dito, nais ko lang din basahin yung mga sinabi nito ng iba, no? Sabi naman na ano, may binanggit si Domingo Ligario tungkol naman ito sa mga modernization ng jeep. Pumatay sa anak buhay ng mga driver, pahirap na yung modernization. Alam mo, magsigwi lang ko konti sa jeepney. Alam mo, yung batas na gusto nila gagawin ay binawalan na ngayon ang individual na tao na makakuha ng prangkisa sa jeep. Hindi dapat yun. Oh, ngayon, ang ginawa nila, corporation lang dapat. So may batas na. So yun ang dahilan, yung batas nila ginagamit na pinipilit nila ay yung individual operators na sumama sa corporation. So kasi ngayon, batas na. Sabay niyan,
ay nagchatsa sila na papayagan ang mga banyagang korporasyon na isali sa public utilities. Isa sa public utilities po ay yung GIPTI. Isa sa mga public utilities dinefine nila sa batas yung telepono ng Smart, ng Globe, dito. So maaaring bibili natin Chinese yan kung puro Chinese papasok. At sa pa napaka-importante po ng komunikasyon. Gagamitin ang military natin. Itatap ngayon ng China kasi sa China na may-ari ng public utility. So kasama din sa public utility yung Meralco. So ibig sabihin China papasok, kukunin ang kuryente. Papasok din ang tinatawag na tubig. So papasok ang China sa maging may-ari ng Maynilan. May-ari public utility ng Manila Water. At yung marami pang iba. So klase-klase no, lahat ng klaseng ano pa ba public utility, yung mga pati radio station communication kasi ano na rin yan, ipapasukin na rin nila. So ibig sabihin kung China ang makakuha ng radio station at saka mga ano, gagamitin nila yan sa pag-brainwash ng Pilipino na wala ka, inyo ay China, kayo ay Chinese din, kaya kayo ay dapat kasama sa China kasi province kayo ng China. Ganun ba mangyayari? So wala ngayon, kahirap-hirap na. Ang gusto pa gagawin, isama sa bibigay sa banyaga yung pag-aari ng ating eskwelahan. So imagine, ang ating University of the Philippines, bibili ng banyaga. Ang ating Ateneo, bibili ng banyaga. Ang ating San Beda, banyaga na mag-aari. Lahat UP. Ng State University, sa UP, sa Mindanao State University, sa Mariano Marcos University, puro banyaga na may-ari. Yung FEO, UE, bibili niya, National University, ng mga magagaling na mga private schools, bibili ng banyaga. So, papayag ba kayo dyan? Yan ang aking masasabi lang dyan. Ganon din po sa jeepney. Ano naman ang mangyayari po? Ganito lang po, Kajes, no? Ito naman, yung mga unang sumali ng mga operators sa korporasyon o cooperative ay kumuha na ng mga sasakyan. Anong nangyari? 38 sila kung hindi ako nagkamali. Hindi ako makabayad. Sila na kumuha na 38 na korporasyon o cooperative. Lahat po sila iririmitahin na ng DBP o Land Bank ang kanilang hindi mga makabayad. Kasi hindi kayang habulin yung monthly na 40,000. Hindi kaya. Hindi kayang bill. Kasi napakataas ng presyo. So ngayon, kung ganun mangyari, ano pong target? Siyempre, papasok ngayon ang Chinese, bibilhin na ngayon sila na magbabayad sa bangko ng mga jeepney. Kukunin lang yung franchise. So ngayon, dyan, baka balang araw, mga magdadrive ng mama ni Hom, mama, bayad. Mama, ang mama mo nun, Chinese na. Diba? So ganun ang mga nangyayari sa bansa-bansa natin. Ewan ko naman kung bakit anong klaseng pagkukwenta ang ginawa ng gobyerno tungkol dyan. Alam naman nila ang presyo ng imported. Alam naman nila ang presyo niya. Tsaka alam naman nila ang kitaan ng driver. Eh bakit sila pumasok dyan sa ganyan na yan tinolerate nila yan? Pwede ba naman yung gastos mo 2 million tapos magiging benta mo lang 1 million. Talo ka na 1 million. Oh. So ngayon, tapos basahin itong ibang nito, no? Si Romel Benzul Cabonyog, sino ang dapat makasuhan sa treason? Si Trillanes o Duterte? Sa ngayon, masabi ko, wala pa akong alam tungkol kay Trillanes. Pero may alam ako kay Duterte. Kasi sa panahon naman ni Trillanes, hindi pa masyado kaaway ng Pilipinas ang Chinese. Pero sa panahon naman ni Duterte, ay hayag, ano na, klarong-klaro na paglulusob na hinaharangan ng mga ngisda natin sa iyong insyol. Na isa lang ang gusto ko sabihin dito, no? I want to take advantage of this time. Medyo mahaba ng oras, pero I feel it very, very important. Kailangan ko na maintindihan ng lahat ng Pilipino. Ganito po yan. Ano ba talaga? Sino ba talaga? Ano bang karapatan talaga ng Pilipinas at Pilipino sa tinatawag na West Philippine Sea? Tawag natin West Philippine Sea. Tawag na China, South China Sea. Ano ba talaga? Ganito lamang po. Nakasandal po ang ating karapatan sa tinatawag na United Nations Convention on the Law of the Sea.
on clause ang tawag, pero sa simpleng sabihin, kung sa ating bansa yon Republic Act, batas din yon. So, ang batas na yun, on clause, lahat ng mga bansa na lumagda sa treaty na yan ay susunod, obligadong susunod. Kasama sa pumirma dyan ang China. Pumirma dyan ang Pilipinas. So ngayon, anong pinakamahalagang proseso na meron sa UNCLOS na ngayon nasa sentro ng awayan sa gitna ng China-Pilipinas? Ganito po yun. May napapaloob sa UNCLOS na nagsasabi, mula sa median ng Pampang, kasi median ng Pampang merong low tide, merong high tide. So yung average na linya ng Pampang, diyan manggagaling, papalaot ka, magbilang ka ng 200 miles, yan ang sakop ng iyong teritoryo. Anong ibig sabihin yan? Tubig yan, dagat yan. Pero ano bang karapatan meron ka dyan? Kung may makita kang gas dyan, natural gas, oil, diamond, whatever, iyo yan. Ikaw na may karapatan yung bansa na yan. Ang Ayungin Shoal, ayan ang tinatag na Second Thomas Shoal na pinangalanan ng mga Americans noong araw. Ang Shoal, sa decision ng tribunal or permanent court of arbitration na kung saan kumaso tayo noong panahon ni Noynoy noong 2011, ang decision ng permanent court of arbitration, ang Shoal ay hindi kinikilala na isla. Kung hindi kinikilala na isla, ang description nila sa Shoal ay tanging isang bato lamang. Bakit? Kasi walang tutubo na tanim dyan. Kahit anong tanim mo, hindi tutubo. At light, low elevation yan. Kung tataas-taas ang tubig, kukunti lang makita mo. May iba naman na sandbar, pag taas ng tubig, hindi mo na makikita. Pag bagsak, pag bababa ng tubig, low tide, ay hunas, makikita mo siya. Tapos, yan ang mga klase ng features ng isla na yan, ay hindi matawag na isla. Kundi, bato lang siya. Actually, rock, the exact term ginamit, rock, it is only rock. And rock does not acquire the character of an island. For an island to be called an island, it must sustain life. It must be capable to sustain life. What life? Kahit tanim. Kahit walang tao, kung basta makatanim. Siyempre, automatic naman, kung may katanim ka, pwede mabuhay ang tao pag may tanim. Makatanim ka ng kamuti. Kahit isang taon, kakain ka, kamuti. So, ganun po ang definition ng tribunal. Kaya, sinasabi ko sa inyo, kabubuhan ang pinapaninda o binibenta sa inyo ni Banat Bay, tsaka ni Sas Rugando Sasot, na mayroon pa daw overlapping claims ang China. Well, it is a fact na nag-overlap ang claims ng China. Inaabot ng claim nila ang Ayungin Shoal. At sa atin naman, ang claim natin nakasandal po sa UNCLOS na kung saan pumayag ang China. So ngayon, ang sinabi ng Permanent Court of Arbitration, hindi pwede kilalanin ang Nine Dots Line o historic right claim ng China sapagkat pumirma ang China sa pagsagawa ng UNCLOS. Na pumayag siya na 200 miles mula sa Pampang ng Zambales o La Union papunta sa o Pangasinan, papunta sa West Philippine Sea, 200 miles sa atin yan. So dahil pumunta ka doon, wala na yan yung mga 10 dash line yun, 9 dash line. Hindi dapat igalang yan. Biro mo yung mga tayo na mga Duterte vloggers, ganun sinasabi nila, isla lamang daw yun. Pero mali-mali pa mga pagpaliwanag. So, I'm just taking advantage of this para maintindihan ninyo ano ang karapatan ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ang Ayungin Shoal po ay sana 100 miles from the Pampang. So, Palawan. Hanggang sa 200 miles, sakop natin, masakop natin siya. Ganun na kasimple lang yun. Maputol kita, attorney. Nasandaan ko, si Risa Ontiveros ay nagbigay ng nagsabit na sa panukala na kung maaari i-repair yan, yung kasong yan, sa UN. Ayaw pumayag yung mga ibang senador sapagkat magagalit daw ang China sa atin. Ano ba ang masasabi mo rito? Actually, ang problema, may kaso panalo na tayo.
Ang problema na lang, paano i-enforce, paano ipapatupad? So, ang kasunod na reklamo yan, hindi yung issue na kung sino may ari. Nasita lang tayo may ari. Tayo may ari. Ibibit-bit na lang doon sa United Nations Security Council. Kagaya ng ginawa laban sa Israel. Sa United Nations Security Council. Kung walang magbibeto, ang problema lang, paano mo idadalhin? Kasi may veto power ang China. China, malaki. So, pag dinala mo sa UN Security Council, ang hangad mo ay ipapatupad. So, paano pa ngayon mapapatupad kung China may veto power ang China? Which is impractical din. Pero kung mayroon mga purpose yan, maganda din gagawin yan, ang pakailan yan ay hiyain mo sa buong mundo ang China. Tama. That's the function of shame. Mayroong power of shame na tinatawag. So ngayon, kung ako naman tanungin mo, isa lang ang basic principle ko dyan. Freedom is not given by the oppressor. It must be fought for by the oppressed. Yeah. Paglaban. Ganun talaga. Nalaban tayo. Bakit? Wala ba tayong laban? Isa lang sagot ko, may mamatay sa atin. Pero there is no other way. We have to defend our pride, our integrity. Hindi na sovereignty na kataya dito, kundi dignidad nating Pilipino. Tama. Ano ka ba? Pilipino ka ba? Ganun na kasimple. Tandaan mo, ang pinaka-final na salita sa ating kantang Lupang Hinirang ay... Ang mamatay na dahil sa'yo. Oh, kahit sabihin natin sa Espanyol tayo gagawa, kasi kabisado kong Spanish na English. Cuanto te ofenden por ti morir. Yan. Kung sa Amerika, yan ang kasing original version eh. Na tapos kitranslate sa English, for us the son to suffer and die. Tayo to die. So bakit tayo matatakot? Total mamamatay din tayo lahat. Let us do one good thing for our nation bago tayo mamamatay. Hindi ba sabi ni Ninoy Aquino, palitan na yan, na sabihin ni ang pumatay ng dahil sa'yo. Oh. So ngayon, nais ko lang din papalakasin, i-inspire kayo. Baka hindi nyo alam. Sa 1950s, nung humingi ng tulong ang South Korea, nilulusob sila ng North Korea. At ang tumutulong sa North Korea ay yung Russia tsaka China. Okay? Ang tumutulong sa South Korea ay USA, Australia, Turkey, Canada. One day, nandun sila sa boundary ng Awayan, nagpadala ang Pilipinas sa panahon ni President Elpidio Quirino ng tinatawag na PEFTOC, Philippine Expeditionary Forces to Korea. PEFTOC. Ang dami ng sundalo ay 900 soldiers lamang po. Tandaan nyo yan, 900 soldiers lamang. Ang tawag sa kanila, Battalion Combat Team, 10th Battalion Combat Team ng Philippines. Kasama sa 10th Battalion Combat Team, si Fidel Ramos, isang tinyente. So ngayon, lumaban sila doon, natrap sila hanggat sa umatras na nag-retreat na ang Turkey. Nag-retreat na ang Australia. Walang natira. Philippines na lang natira. Natrap ang Philippine Expeditionary Forces. 900 sila. Natrap sila ng 40,000 Chinese forces. 40,000 soldiers. Ang pinakamatinding ginawa dyan si parang Captain ata, Captain Yap. Noong nakita niya na pero nakita niya yung spirits ng mga Pilipino. Ang Pilipino that time, 1950s pa lang yun ha, ang mga Pilipino na kasama doon, mga veterano sa Japanese War. 1945 War. So, matatapang talaga. So, they do not mind kung ano mga birahan, mga barilan dyan. So, ito naman si Major Yap. Ang ginawa niya, pinunta niya yung kanilang makina na may machine gun. Hinarap niya na machine gun ang lahat ng mga Chinese. 500 na sundalo ng Chinese ang patay. Sa atin, Pilipino, ilan? 12 lang.
Ibig sabihin, napatunayan natin na kaya natin ang China. Man-to-man combat. 40,000 against 900. So, matatakot na ba tayo? Ganun ako kasimple. At saka sa tingin ko naman ay superior naman ang military tactics ng Philippine Military Academy kasi galing sa American ang tactics natin. Mm. Maraming ang nag-aaral sa atin sa PMA, mga pati yung naging Prime Minister sa Thailand na military officer nila sa graduate pa ng PMA. Ganun na kasimple, hindi basta-basta yung PMA natin. Sa akin lang ay ini-inspire ko lang sa iyo, ipakita natin na handa tayo. Ako handa po ako mag-volunteer to become one of the reserve officers para sa gira na yan. Whatever kung ano. Kaya nagpasalamat nga si AFP Chief of Staff, si Browner, na dahil sa survey na lumabas, 53% of the Filipinos are willing to die just to defend the Philippines against China. So, yan lang masasabi ko, inspiration, masasabi ko sa inyo. So, tapos sa inyo, papalis tayo, no? Basahin ko lang muna ito sa dumulas dulo, Mila, at si Polo Carpio, China Bullying International. Si Jenna Watanabe ulit, just now sa TV show, may mga kaya na Chinese dito, sila mamimili ng properties sa Japan kasi safe at mapasakan nila talaga kasi sa China, kailangan after more than 3 decades, ibalik sa gobyerno ng area nila. So, ibig sabihin, pumapayag ang Japan lang magbenta ng lupa sa ano sa Banyaga. So, Rolando lang, nabingi at medyo nagkaroon ng war shock yung mga kapitbahay namin dyan sa Korean War. Ah, okay. So, Polo Carpio, si Will Chinel, Bongiorno. Ah, so, mga Italian naman ito, ng mga Pilipino. Kabunyog, Engineer Toto. Si Sir Cocoy Iclarino, taga-California din ito. Ano, taga-Kwan, Sambales. Masambalin nyo ito. Tapos, sabi niya, pare ko, kumpare mo pala siya eh. Si Jesus. Ikaw ko, yun. Kilala ko yan. Ika-Candelaria yan. Rosemary Jacintos. Toto Kasing, watching from HK. Kaming dalawa ni Cocoy at Clarino ang namumuno doon sa upang iligtas ang mga mamamayan sa Candelaria tungkol sa kalikasan doon. Wow. Dahil ang minero, ang mga mining doon, nahahating kanilang bayan sa pera ba o buwagin ang kalikasan? Ganun ang nangyari. Ang problema, hindi nyo ba alam kung saan napunta yung lupa nyo dyan sa bundok nyo, sa Sambales? Ah, alam nyo ba? Gusto nyo sabihin ko? Sa China. Yung ginawa na isla doon, yun ang pinambak. So ngayon, pinambak yan po ang number one na katibayan na tayo, Pilipinas ang may-ari. Bakit? Ilupa sa Sambales to eh, sa Pilipinas to. Lupa na sa Malaysia. No. At tapos si Serapin Ibanginista, Jelly Robles, maayang nga po ninyo na watching from Singapore, Rosel Chua, at dito kasi sana po may post po kayo sila Tony Luke, Diano, at si Enzo at yung papa. So anyway, kukontakin ko si Enzo, magla-live kami ni Enzo. Si Tony Luke. Diano Matarabi, Chinese vehicle gagamitin nila, mga Chinese nga mismo, walang tiwala sa kakayahan ng kanilang produkto. Imperatis Gadiel. Okay. Sakura 35, Arturo S. Rimoral. Pumasa kaya si Duterte sa Bariksam? Tingin ko naman pumasa. Nung nagtika ko ng Bariksam ng 2005, kasabayan ko si Sara Duterte. Kasabayan kami na pumasa. Pareho kami pumasa ng pagka-abogado. Siya naman ay gumraduate sa San Sebastian College. Ako naman sa pamantasan ng Lusod ng Maynila. So, sabay kami. Pero hindi, mula nung pumasa siya, ay hindi na siya nag-practice bilang abogado. Kasi naging ano na siya, politiko na siya kagad eh. So, ibig sabihin, she cannot claim to be a good lawyer kasi unang-una, wala nga siyang ano eh, wala siyang track experience sa korte. Wala siyang track record. So, yan, Senator Toto, paki-discuss pa yung tunay na ama ni Aimee Marcos, ay si late Manila Mayor Arsenio Lacson. Yan ang context sa recent vlog ni Epifanio Labrador. Chismis siya. Yan ang masasabi ko lang. Sandali lang ha. Talagang chismis na. No? Pero pwede mo masasabi, tingnan mo sa mukha at dyan mo makikita. Si Mayor Arsenio Lacson, sa panahon na yon ay mayor siya ng Manila nung panahon na ang presidente ay si Elpidio Quirino. Mm. So,
Si Elpidio Quirino ay naging presidente dahil namatay sa Clark Air Base na stroke si Manuel Valls. So ngayon, medyo controversial to si Arsenio Lacson kasi hinahamon pa nga niya ng draw si Elpidio Quirino. Pati yung tao ni Elpidio Quirino na jefe ng pulis sa Manila Police, hinamon niya ng draw sa Lunita. So ganoon ang mga politiko nating araw. Nung araw, lahat ng isyo dinadaan sa duelo eh. So ang si Imelda Marcos that time na sumali siya sa Miss Manila pageant. Nanalo kasi maganda eh. Mm. Alam mo naman si Arsenio Lacson ay kilalang manyak to eh. Alam mo si Arsenio Lacson, mayor ito siya ng Manila nung namatay. Nasa Tagaytay siya nung natagpuan na stroke. Siguro na stroke dahil sa sobrang ganda ng katabi, artista. Yan po. Yan. So ngayon, ibig sabihin, having said that, tingnan mo sa hindi sa mata makikita, hindi sa mukha makikita. Ang baba ni Arsenio Lacson ay kasing saka, baba ni Amy. Ganun lang masasabi ko. Tingnan nyo, mag-search kayo sa Google. Makita nyo ang picture, photo ni Mayor Arsenio Lacson. Tapos nakita po rin ang baba ni Amy. So, ibig sabihin, nung niligawan daw siya ni Ferdinand Marcos, kasi maganda-maganda si Imelda eh. Talagang hindi na pinakawala ni gentleman from Ilocos Norte. So, whirlwind romance pangaraw eh. Napakasal kagad sila. So, yun. So, wala rin itong pinagkaiba sa kwento ng nag-asawa yung biyudo dati na si Kong Dadong Makapagal. Nakita si Eva Makaraig. Diligawan. Ang unang anak si Gloria. Yan pa lang, kwento daw sa akin. Kwento lang ito ha. Hindi ko alam kung totoo ito. Ay buntis doon si Eva Makaraig kay Gloria Makapagal. Ayun. At diligawan siya ni Dadong Makapagal, pumayag, sinagot niya, napakasal sila, pangalawang asawa siya. So ngayon, of all the Makapagals, siya lang hindi mataas. Hindi matangkad. Tama. Si Arthur matangkad. Si Arthur Makapagal. Si Dadong matatangkad. So ngayon, another thing is, na dahil siguro sa mga selosan sa mga anak ni Kong Dadong, bumili ng lupa at bahay si Kong Dadong sa Iligan City. Doon lumaki si Gloria. Hanggang sa high school siya, matapos sa graduate high school, doon siya sa Iligan City. So yan lang ang kikwento ko. Siguro, marami na siguro dito na na intriga sa atin. So, Rolando Nang, Rolando de Malirio, no escape by. Jesus Padrigon, mabuhay po kayo, Atty. Engineer, for Senator Rolando Nang uli, title ng palabas sa Netflix na tinatanong ko si Ronald, pinagtataga nila lahat ng mga partner, kawawa talaga. So may palabas pala sa Netflix na pinagtataga mga partner. Ano kayong palabas yun? So anyway, sabi niya ni Ronald de Malirio, napanood niyo ba yung Netflix ngayon na nag-civil war na ang Cambodia at pinapatay nila ang mga foreigner? Kakatakot. Titingnan ko ano nga sa Cambodia. Kasi yan din yan, di ba? Yung killing fields doon. Yung mga numpet. Sila ni, yung Pol Pot. Sa Pol Pot regime. Pol Pot. Oh, grabe. So, anyway, magandang hapon po sa lahat, no? Magdadalawang oras na tayo. At unang babatiin ko ng magandang hapon. Magandang hapon, Apollo, Demonyo, Kibuloy. Magandang hapon din kay BBM, Sara Duterte. Magandang hapon din kay Duterte, Gentle Dog. At saka kay Roque, Gentle Pig. Okay. Salamat. Sa ulit.